Magandang buhay mga bata at nandito naman tayo sa ating bagong aralin sa video lesson para sa edukasyon, pantahanan at pangkabuhayan mula sa Quarter 3, Module 5. Ako pa rin yung guro at Ginoong Kim Patrick G. Arambala. Kumusta kayo mga bata? Naway sana mabuting kayong kalagayan. At ngayon, bago tayo magsisimula sa ating bagong aralin, ay pumunta muna kayo sa isang komportable na lugar kung saan kayo makakasagot sa inyong module mamaya. Para sa ating bagong aralin mula sa Quarter 3, Module 5, ito ay ang kabutihang dulot ng pag-aalaga ng hayop na may dalawang paa at pakpak at isda. Pero bagong lahat, basahin ko muna ang layunin. Pagkatapos ng mga aralin, kayo ay inaasahang na ipapaliwanag ang kabutihang dulot ng pag-aalaga ng hayop na may dalawang paa at pakpak o isda. Handa na ba kayo sagutin natin ang subukin? Magaling! Panuto, basahin ang bawat item, bilugan lamang ang letra ng tamang sagot. Handa na ba yung mga module? Kung gayon, kunin niyo na yung module, pati na rin ang iyong panulat. Unang bilang. Anong bitamina ang maibibigay ng sariwang karne at itlog ng manok? Letrang A, calcium. Letrang B, protina. Letrang C, carbohydrate. At letrang D, minerals. Pangalawang bilang. Anong uri ng pato ang mainang pagkukuhanan ng itlog? Letrang A, itik. Letrang B, bebe. Letrang C, pugo. At letrang D, broiler. Pangatlong bilang. Kasiyasiya ang pag-aalaga ng isda sapagkat ito ay nakakatanggal ng patlang. Letrang A, stress. Letrang B, dumi. Letrang C, gulo. At letrang D, pera. Pang-apat na bilang, anong uri ng pato ang mahusay mapagkunan ng karne? Letrang A, pato. Letrang B, itik. Letrang C, bebe. At letrang D naman, broiler. Panglimang na bilang, patlang ang katawagan sa puok na alagaan ng mga manok sa bukid. Letrang A, fishpan. Letrang B, dumalaga. Letrang C, poultry. At letrang D, manukan. Ngayon sa video lesson na ito ay ating
Tatalakayin ang kabutihang dulot ng pag-aalaga ng hayop na may dalawang paa at pakpak o isda. Pero bago lahat, babasahin ko muna ang mga salita na nasa balikan. Palamuti, isang uri ng bagay na karaniwang ginagamit upang mas kaya-aya at maganda ang representasyon at maging matingkad ang isang lugar, tao o bagay. Ito rin ay tinatawag na pampaganda o dekorasyon. Libangan, isang gawaing nakakalibang na ginagawa ng mga tao upang maali o para sa rekreasyon. Stress, isang uri ng karamdaman na kung saan nakaramdam tayo ng pagkakabalisa, takot, kaba at pagkabigo. Ngayon mga bata, pupunta tayo sa tuklasin. Ano ang mga kabutihang dulot ng mga hayop na ito sa ating buhay? Nakakatulong ba ang pag-aalaga ng mga hayop na ito sa atin? Tama! Ang mga larawan na iyong nakikita, ito ay ang pato, bibi, o tinatawag nating meron naman dito ang manok, pati na rin mga isda. Sa video ng ilasan na ito, ay tatalakayin natin kung ano nga ba mga kabutihang dulot ng mga hayop na nakikita nyo sa inyong screen. Tunay na kasiyasiya at kapakipakinabang na gawain ang pag-aalaga ng mga hayop. Tulad din ng paghahalaman. Ang pag-aalaga ng mga hayop na may dalawang paa o pakpak at isda sa tahanan ay maraming kabutihang na idudulot. Tulad ng pag-aalaga ng manok sa likod ng bahay o kung may bakanting lugar sa bakuran. Ito ay maaaring gawing libangan o magpakakakitaan kung labis sa pangangailangan ng mag-anak. Ang mga manok ay inaalagaan dahil sa kanilang karne at sariwang itlog na sagana sa protina na makakatulong sa kalusugan ng mag-anak. Ang white leghorn ay isang uri na manok na mahusay alagaan kung nais magparami ng itlog. Samantala, ang broiler naman ay kilala sa mga lahi ng manok na inaalagaan upang patabain at magpagkunan ng karne. Nakukuha rin sa manok ang mga lamang loob tulad ng puso, balon-balunan, atay at isaw na makakain. Gayon din ang mga paa at ulo. Mainam din gamiting pataba sa mga halamang gulay at ornamental ang mga pinatuyong dumi ng manok. Ang mga balahibo naman ng manok ay ginagamit bilang materyales sa paggawa ng pangalis ng alikabok at palamuti sa tahanan. Mahusay din gamitin ang mga balahibo ng manok bilang palaman sa paggawa ng unan na maaaring maipagbili na makadaragdag bilang panustos sa mga pangangailangan ng mag-anak. Pupunta naman tayo dito sa pato. So nakikita nyo sa inyong larawan o sa inyong screen ang pato. Ang pato ay isa rin magandang alagaan sa bahay o bakuran.
Kagaya ng manok, ito ay nagbibigay ng karne at itlog. Ang karne nito ay nagbibigay ng protina na sustansyang kailangan ng ating katawan. May dalawang uri ng pato. Ito ay ang itik at bibig. Mainam pagkuhanan ng itlog ang itik, samantala ang baby naman ay mahusay mapagkunan ng karne. Inuulit ko mga bata, ang itlog ng itik, no? Ang itik ay mainam pagkuhanan ng itlog, samantala naman ang baby ay mahusay mapagkunan ng karne. Maaari din gamitin sa paggawa ng mga palamuti sa bahay ang mga pinatuyong balahibo ng pato. Kumpara sa manok, mas madaling alagaan ang pato. Nangingitlog sa loob lamang ng 28 araw ang itik, samantala ang baby naman ay sa loob ng 33 araw. Kawili-wili talaga ang pag-aalaga ng pugo dahil sa naidudulot nitong itlog na nagtataglay ng maraming sustansya. Isang itong uri ng ibon na may mabibilog na katawan, maikling leeg at paa na walang balahibo hanggang tuhod at matulin kung tumakbo sa lupa. Maikli ang mga pakpak nito kaya hindi gaano nakalilipad ng mataas. Ang karne ng pugo ay mainam ding panustos sa pangangailangan natin sa protina. Ang pag-aalaga ng isda naman tulad ng tilapia, hito at iba pa ay isang kawili-wiling libangan. Bukod sa nakalilibang ito, ay nakakatanggal ng stress. Ang tilapia ay isang uri ng isda na madaling alagaan at masarap kainin. Karaniwang pinalalaki ito sa mga palaisdaan sa likod ng bahay o likod bahay. Kung may anong tubig tulad ng ilog, sapa at lawa na malapit sa inyong pamayanan, maaaring alagaan ang tilapyang rito. Kung labis ang dami ng alagang tilapya, maaari itong ipagbili at makatulong sa kita ng mag-ana. Ngayon mga bata, ay pupunta tayo ay sasagutin natin ang pagyamanin. Panuto, iguhit ang smile o masaya na mukha kung ang pangungusap ay tama. At iguhit naman ang sad face o malungkot na mukha kung mali. Handa na ba kayo mga bata? Magaling! Unang bilang, ang manok ay mainam alagaan dahil sa kanilang karne at itlog na mayaman sa protina. Ano ang iyong sagot? Magaling! Ito ay happy face o masaya na mukha. Pangalawang bilang, ang broiler ay mahusay alagaan kung nais magparami ng itlog. Happy face or sad face? Magaling! Ito ang sagot sa dalawang bilang ay sad face kasi ang broiler ay mainam pagkuhanan ng karne. Pangatlong bilang, ang karne ng pugo ay mainam ding panustos sa pangangailangan natin sa vitamin C. Ano ang iyong sagot?
magaling. Ito ay that face. Pang-apat na bilang, ang pag-aalaga ng isda tulad ng tilapia, ito at iba pa ay isang kawiling-wiling libangan dahil sa ito ay nakakatanggal ng stress. Happy face or sad face? Magaling! Ito ay happy face. Panglimang bilang, maaaring gamitin sa paggawa ng mga palamutis na bahay ang mga pinatuyong balahibo ng pato. Happy face or sad face? Magaling! Ito ay happy face. Ngayon sa ikalawang bahagi ng ating gawain, panuto, isulat na kahon ang mga kabutihan dulot ng pag-aalaga ng mga hayop na may dalawang paa at pakpak o isda. So ilalagay nyo lang sa loob ng isang kahon, no, sa bawat kahon yung mga sagot. Sa isa-isi, panuto, kompletuhin ang bawat pangungusap na may angkop na salita. Una, ang manok ay mainam alagaan dahil maaari itong pagkuhanan ng karne o itlog. Pangalawang bilang, ang mga itik at bibig ay kapakipakinabang alagaan dahil magaling, dahil maaari itong pagkuhanan natin pa rin ng karne o itlog. Tatlo, kasiya-siya ang pag-aalaga ng isda sapagkat magaling, sapagkat ito ay nakakatanggal ng stress o maaari nating mapagkakitaan. Yes, so na naman, dito naman tayo sa ating pang-apat na bilang. Ang mga bakanteng lugar sa bakuran ay maaaring alagaan ng iba't ibang hayop na makakatulong upang magkaroon ng tama, upang makakatulong upang magkaroon ng pagkakakitaan. Panglima, may mabuting na idudulot ang pag-aalaga ng pugo sapagkat yes, magaling mga bata, sapagkat ito ay maaari nating pagkuhanan ng karne o itlog kasi yung karne at itlog ng pugo ay masustansya sa protina. Magaling mga bata. Ngayon naman ay sasagutin nyo na ang panghuling bahagi ng ating module. Not ito ang tayahin. Panuto, basahin ang bawat item, bilugan ang titik ng wastong sagot. Una, tunay na kasiya-siya at kapakipakinabang na gawain ang pag-aalaga ng mga hayop tulad din ng patlang. Letrang A, paglalaba. Letra B, pamamalansa. Letrang C, pagkahalaman. At letra D, pangingisda. Pangalawang bilang, anong bitamina ang maibibigay ng sariwang karne at itlog ng manok? Letrang A, calcium. Letra B, protina. Letra C, carbohydrates. Letra D, minerals. Pangatlong bilang, kasiya-siya ang pag-aalaga ng isda sapagkat ito ay nakakatanggal ng patlang.
Letrang A para, letrang B dumi, letrang C gulo, at letrang D threat. Pangapat na bilang, anong uri ng manok ang mahusay alagaan kung nais magparami ng itlog? Letrang A broiler, letrang B white leghorn, letrang C cull, letrang D itik. Panglima, anong uri ng manok ang kilala sa mga lahi ng manok na inaalagaan upang patabain at mapagkunan ng karne? Letrang A broiler, letrang B white leghorn, letrang C cull, letrang D itik. Pangalan na bilang. Pangalan na bilang, ano ang mainam gamitin, no? Anong mainam ding gamitin pataba sa mga halamang gulay at ornamental? Letrang A balahibo ng manok, letrang B karne ng manok, letrang C pinatuyong dumi ng manok, at letrang D urea. Pangpitong bilang, anong uri ng pato ang mainam pagkuhanan ng itlog? Letrang A itik, letrang B bibi, letrang C pugo, at letrang D kal. Pangwalong bilang, bakit kawili-wili ang pag-aalaga ng pugo? Letrang A dahil sa masayahin ang mga ito, letrang B dahil sa marami itong karne, letrang C dahil sa magandang kulay nito, at letrang D dahil sa naidedulot itong itlog na nagtataglay ng maraming sustansya. Pang-anim na bilang, anong uri ng pato ang mahusay mapagkunan ng karne? Letrang A, pato. Letrang B, itik. Letrang C, bibi. Letrang D, pugo. Letrang D, pugo na. Nandito naman tayo sa ating huling bilang, ikasampung bilang. Ang mga bakanting lugar sa bakuran ay maaaring pag-aalagaan ng iba't ibang hayop na makakatulong upang magkaroon ng stress sa pamilya. Para sa letrang A, letrang B, ginhawa sa pamilya. Letrang C, ibangan o magpakakakitaan kung labit ang pangangailangan ng mag-anak. Letrang D, solusyon sa problema. Naisagutin na ba ang iyong mga module? Magaling mga bata! Kung ngayon, maraming salamat sa iyong pakikinig. Ako pa rin ang guro dito sa edukasyon, pantahanan at pangkabuhayan. Ako si Ginoong Kim Patrick G. Aramala na nagsasabi ang kaalaman ay kapangyarihan. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli.